Hi guys! So, gusto bang kumita ng pera sa iyong GCash katulad nito? So, in this video guys, ipapakita ko sa inyo paano kayo kikita nito. Alright? So, pwede kayong kumita nito dito sa strategy na to. So, panoorin mo yung video na to at ituturo ko sa iyo yung full step by step kung paano ka kumita gamit lamang din yung cellphone at saka yung application na GCash. Alright? So, make sure na panoorin mo yung video na to until the end at ituturo ko sa iyo yung full step by step kung paano kumita ng 1,000 to 3,000 per day, right, dito sa strategy na to. At ituturo ko ngayon sa inyo guys, gamit lamang po ang ating cellphone. Alright? Hello guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng totoong pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin guys kung i-hit mo na po yung like, i-share mo to sa lahat ng kilala mo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. At guys, okay, huwag na natin patagalin. Let's go! So ngayon guys, okay, nakikita nyo ngayon sa screen itong tutorial na to. So ang kailangan natin dito muna guys is kailangan po natin ng okay, GCash. Okay, kailangan po natin ng coins.ph at kailangan po natin yung Abra. Alright, so makikita nyo guys, kaya ito ituturo ko sa inyo paano kayo kikita dito ng 1,000 to 3,000 per day. Alright, meron tayong proof na makikita po dyan ngayon sa screen. Alright, so ngayon, ang first step na gagawin natin, okay, dapat meron po tayong account or meron po tayong fund. Okay, so dito guys, nakikita nyo ngayon sa screen, okay, kailangan po muna natin ng Abra. So, i-click po natin ngayon yung Abra. Okay, as you can see guys, sa screen, okay, ito po yung Abra. Ilalagay ko lang yung pin. Okay, so nakikita nyo ngayon guys, meron po akong fund ngayon sa aking Abra, which is 1,064. Okay, so anong gagawin natin ngayon sa Abra? Okay, first na gagawin natin guys pala, kung kayo po ay wala pa pong account or wala pong fund yung Abra nyo, gagawin nyo lang guys, is i-click nyo lang po itong add money, nakikita nyo po yan. Click nyo lang po yung add money. So, pwede po kayong mag-cash in sa 7-Eleven. Pwede po yung cash, okay, gamit po yung teller or kailangan po ng MasterCard or bank wire transfer. Okay? Kaya lang yung bank wire transfer ay napakatagal. 4 to 6 days pero wala po siyang fee. Alright? So, ang pinakamaganda guys, pwede po yung cash. Okay? Ang maganda po dito sa cash guys, pwede po yung gagamitin po natin yung mga tambunting. Okay, sigurado ako malapit dyan sa inyo, pwede po kayong mag-cash in gamit po yung tambunting. Alright? Kung ina-accept po nila dyan, hanap po kayo dyan. Ang maganda dyan guys is, ang fee nya lang is 1.25% at ang minimum po ay 500 pesos. Okay? So, kayo po kung ano po yung gusto nyo dyan, it's up to you guys. Okay? So, depende po sa fund nyo. Yan yung first step magagawin nyo. So, balik tayo. Back lang tayo. Okay, so halimbawa meron na po yung fund yung account nyo. Ang next thing na gagawin nyo para kumita po kayo dito, okay, ay gagawin nyo lang po ay from yung peso nyo, so halimbawa peso yan, okay, pwede nyo pong i-convert yan sa, okay, kailangan po natin to pala guys. Kailangan po natin yung tinatawag nilang Litecoin. Okay, so kailangan po natin ng Litecoin para po kumita po tayo dito sa strategy na 1,000 to 3,000 per day. Alright, so sigurado ba yan? Yes, sigurado po yan. So, 3 years na po pala yung application na to. Okay? So, next thing na gagawin natin is dapat nasa Litecoin. Okay? Ngayon, kung nasa Litecoin na po yung ating fund, ang next thing na gagawin natin ay punta na tayo sa website na binabanggit ko. Okay? Ano ba yung website na yun, Mark? Kung bakit kikita ko ng 1,000 to 3,000? Ito po yun. Sundan nyo lang po ako, guys. Punta lang tayo dito sa browser. Okay? At itatype lang po natin to. Okay, so hindi po application to, website po ito, pero ginagamit ko lamang po yung ating cellphone. So, cellphone pwede na po natin gawin. So, ang maganda yan guys, ang totoo nito guys, marami na po akong ginawang review about this website. Nga lang, so, ang problema lang ay merong mas malaki po yung fee kasi dati. Okay, so ngayon ay meron po isang silang paraan na ginawa. Okay, so ngayon guys, naglalaro to ng 12% up to 25%. Okay? So as you can see guys, nandito na tayo ngayon sa website ni, ang pangalan po ay Tirlu. Okay? Ang maganda ko dito guys ay magbebenta lang po tayo ng crypto. Okay?
isa na po yung Bitcoin and isa na po yung bagong-bago yung Litecoin. So, pwede po tayo mag-earn ng 15% ngayon. So, from 12% to 25%, naglalaro siya. Pero as of today, habang ginagawa po natin tong video na to, ay 15%. So, guys, dapat po marunong po tayong magkwenta. Kasi marami akong mga previous videos, hindi marunong magkwenta yung mga nagre-reklamo. Okay? So, dapat marunong tayong mag-compute. Okay? So, yan po yung isa pang requirements. Kapag di po kayo marunong mag-compute, eh, talo po kayo. Kasi mayroon nag-email sa akin, natalo daw siya. Eh, oo nga naman, matatalo talaga siya. Kasi yung fee na ginamit niya, ewan ko magkano lang yung binayaran niya, eh, talo talaga. Kung 15%, sa fee pa lang, talo na siya. So, dapat marunong tayong mag-compute. Kanina punta tayo sa Abra, 1.25%. Maliit, di ba? Yung 1,000, 10 pesos lang. Tama? Or, sabi na lang natin na 12 pesos. Kung 1.25, 12.50 yung 1,000. Tama? So, ngayon, kung 15%, may profit ka. Ang maganda dyan, ito yung guys. So, guys, pwede po tayong kumita ng Bitcoin, ng 15% sa ating ibebenta. Dalawa ngayon. So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Yung tinatawag nilang Litecoin. Okay? Dati kasi, yung Bitcoin, napakataas na po yung gas fee. Although kikita ka, pero napakaliit na rin yung bahagi mo. Maliit na yung natitira sa'yo. Kaya yung iba nagre-reklamo. So, gagawin mo lang dito, guys. Okay? Kiklik mo lang tong Litecoin na to. Click mo yan. As you can see, guys, sa screen. Okay? So, dito, guys, pwede natin ibenta yung Litecoin natin ng 212. Pero ang price ngayon sa market is 184. Meaning, meron tayong profit na 15% kapag ibinenta natin to kay Tirlo. Alright? So, si Tirlo, guys, okay, until today, still paying. Until today, nagbabayad po si Tirlo at wala pa po siyang hindi binabayaran. Okay? So, may mga problema. Sigurado ako merong mga concern dyan. So, yung concern lang is from PayPal. Yung PayPal nyo ang may problema. So, mamaya, tapusin mong panoorin yung video, ituturo ko sa inyo para hindi po magka-problema po yung PayPal nyo. Okay? So, ang gagawin mo lang, input mo lang yung ilalagay mo na Litecoin. Alright? So, ilalagay natin yung Litecoin. So, halimbawa, bebenta tayo ng 0.1 Litecoin. Okay? So, halimbawa, ito yon 0.1 or, tama, 0.1. Gagawin lang natin, guys, ay ilalagay lang natin yung ating PayPal account. So, ito ay sample lang, guys. And then, click lang natin itong Start Exchange. Okay? So, step by step natin gagawin. So, ang gagawin mo lang, next step na gagawin mo ay, ika-copy mo lang itong amount. Okay? Or itong address na lang kasi alam mo naman, 0.1 lang. And then, balik po tayo dito sa ating Abra. Okay? So, punta lang tayo dito sa Abra. And from here, Abra, sa ating Abra, okay? Ang gagawin na lang natin is, okay? So, since ito ay na-transfer na, from peso pala, i-convert nyo siya sa Litecoin. Okay? So, kung nandito na ngayon sa ating Litecoin, ang gagawin na lang natin ay, okay? So, dito guys, nakikita nyo po yung withdraw. Kiklik lang natin itong withdraw. Yan. So, send to crypto wallet. Sabi niya dyan, immediate, no Abra fee, no limits. Okay? Wala pala siyang bayad. So, from Abra, papunta dun sa ating papunta sa ating Tirlo, eh wala na siyang bayad. So, 1.25% lang yung maibabawas sa, okay, may babawas sa'yo sa yung investment. So, ang gagawin natin is, click lang natin yan, okay, then click natin yung Litecoin, yung address dito natin ilalagay. Okay, so paste lang natin dyan. So, sana guys, nasusundan nyo. Okay, and then, so, pwede nating i-click dyan. Ilagay natin yung amount pala. 0.1. Yan. So, gagawin na lang natin. Deduct fee. Then, review. Okay. So, confirm withdrawal. Okay. So, ang matatanggap is 0.09. Confirm withdrawal. Yan. So, okay. So, okay na siya, guys. Na-process na natin yung ating ginawang transactions. Ganun lang. Okay. And, ang gagawin na lang natin, guys, wait na lang natin siya, hihintayin na lang natin ng 4 to 5 hours or 3 hours, 2 to 4 hours. Depende siya, naglalaro siya guys. Alright? Pupunta ka na lang sa email mo, okay, check mo siya kung successful po yung transaction mo, and then just wait. Okay? So, hintayin mo na lang sa iyong PayPal account. So, i-monitor mo na lang siya.
Okay, so yung sa atin guys, nakita naman natin, meron tayong proof. At ito guys, okay, panoorin nyo to para sigurado ako. O sigurado kayo na hindi ma-hold yung PayPal nyo. Ang gagawin nyo pala guys, dapat yung PayPal nyo ay verified at maraming transaction. More than 2, more than 3. So, dapat 5 above yung transactions. Mas maganda po yun. Okay? Para hindi ma-hold. At kung bago pa lang yan, sigurado ko i-hold ni PayPal yan. Bakit niya i-hold? Kasi nga, okay, bago siya, gusto niya i-verify na sa'yo ngayon. Okay, pangalawa, okay, yun po yung policy at saka rules ni PayPal. Na kapag bago at walang transactions, magugulat siya. Kaya i-hold niya para isiguraduhin. Ang maganda dyan, kapag na-hold naman, 14 days to 21 days. Minsan, mayroong 180 days. Okay, pero don't worry, ibibigay naman niya yon. Kasi sa'yo yun eh. Tama, sa'yo yun. Okay, hindi niya kukunin yon para i-safety yung pera mo. Okay? So, ano ilang araw pala pag gagawin mo to? Pwede nyo pong gawin to once a day. So, wag po yung maraming transactions isang araw. Iho-hold talaga ni... Kasi makikita ni PayPal, ah, napakaraming transaction to. Dati wala naman. So, parang magtataka siya. Kaya once a day lang. Or, pwede yung gawin mo, ngayon, nag-transact ka, maliit, palaki. Okay? O, gawa ka ng pagitan ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Okay? Kapag bago pa lang. Pero kapag matagal na, ginagamit mo yung transaction na yan, so, pwede nyo na pong malaki. Yung merong, okay, meron akong client, or meron akong isang nagpa-follow sa akin, nagko-convert siya ng 30,000. 30,000 hanggang pinakamalaki, 40,000. So, biruin mo, 15%. Kung ginamit niya ngayon, Litecoin, eh, napakalaki yung kita niya. Okay? Kung Litecoin yung ginamit niya ngayon, eh, kung 15% yung 40,000, ilan yun? 6,000 yun isang araw. Naghintay lang siya, 6,000 isang araw. Ibawas mo yung mga fee. Sabihin mo na lang, 500, bawas mo. 5,000 yung kita niya isang araw. Ayos na ba yun? Ayos na ayos. Okay? Basta sundan mo lang kung ano yung itinuro ko. Okay, so kung meron kayong questions guys, feel free na mag-post kayo dyan sa comment box. At sana guys, nagustuhan nyo yung aking tutorial today. Gamit po yung cellphone at nakikita nyo po sa screen. At sana nasundan nyo kasi cellphone na po yung ginamit ko para matutunan nyo, okay, yung tutorial na to. Madali lang to guys, madali lang to. Okay, at ang maganda dyan, step by step yung ginawa natin. Ginamit po natin yung Abra, inulit ko. Okay, from Abra, mag-cash in tayo or... Pwede nyo pong gamitin yung Binance. Pwede rin po yung PDAX kung merong Litecoin doon. Or any crypto wallet na meron pong Litecoin. Alright? Okay? So, maganda kasi sa kay Litecoin, napakababa yung gas fee niya. Kung gagamitin po natin yung Binance, yung gas fee niya lang po yun ay 6 pesos. From Binance papunta kay Litecoin. Ginagamit ko rin siya. Alright? So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Sana nasundan nyo. Okay, thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye! With the